Pwede ba natin pong panonorin ngayon at bibigyan ng review ay walang iba kundi ang Season 1 Episode 1 ng Love Death Robot, which is na pinamagatang Sony's Edge. Okay, Sony's Edge. Ito po ay isang full-blown na sci-fi movie or sci-fi na short film. Okay? So, umpisa na po natin. So, talagang pagkasabi ko, ang title po nito is Sony's Edge. Yan po, Sony's Edge ang title nito. Isang full-blown na sci-fi po ito. Okay? Na future... Yan, nasa future na po ang setting nito, future na. Sa panonood natin, hindi na po ako magsasalita para lang sa ngayon ay maintindihan natin ang story kumbaga. Pwede, pasensya na po kayo sa ating microphone, medyo Frankenstein siya kasi hindi pa po dumarating ang bolt na in-order ko para dito, okay? Nawala po yung bolt na dito, may nabibili naman so hindi pa po dumarating kaya yan, medyo Frankenstein po ang ating... Parang Frankenstein yung ating microphone. So yun, parang may delivery ban. Parang mga boxer sila, di ba? Parang container. Parang hinarangan sila ng security ng matanda. Ayun, parang kwan siya, parang monster or alien ba yun, okay? Ah, to lose tonight. Ibig sabihin, parang sabong po yan, okay? Parang sabong. Yung monster na yan, kumbaga yan yung kanilang pambato. So gusto ng matanda na magpatalo sila sa laban. And I don't lose. And what makes you so special? Babayaran sila. Not special. Unique. No. So yung mga monster na kumbaga nilalaban, pinapilot, mayroong pilot kumbaga. Pinapilot nila or kumbaga. Siguro parang kinokontrol nila, okay? Nakokontrol nila siguro yung mga monster na yan. O yung alien na yan. $500,000. Ibig sabihin, sa future, yung $500,000 ay napakataas na. One insignificant loss for more money than you could ever win. Fucking men. It's cunts like you. A year ago, Sonny got snatched by an estate. Kaya pala may hiwa-hiwa sa mukha niya, okay? Kasi dati siyang na-assault, kumbaga, yung na-assault. Kumbaga parang pinagsamantalaan siya. Kaya pala yung mukha niya talaga, maraming mga hiwa-hiwa. Kaya naging bitter siya, kumbaga. Medyo 3D animation po yan, okay? Or 4D, okay? 4D animation po ang tawag nila diyan. Kaya parang halos totoo na yung paggagawa, di ba? Parang napakaganda yung pagka-animate nila. Parang mga animation sa games, okay? 4D animation po 'yan. Parang boxing din talaga, di ba?
Iba may movie, yung parang pang, pare sa movie na ano, yung, ano yun, yung movie ni Wolverine, di ba? Yung sinasabong nila yung mga robot, parang ganun din. Pero ito yung sinasabong nila parang mga alien, okay, parang malalaking mga monster, mga alien ata. So yan, mga kalaban niya, parang itim. Yung apro na yun, yun ang kumbaga pilot ng isang monster. Yan. So kumbaga parang kinokontrol nila yung beast, okay, yung monster. Nakokontrol na. Kaya tinatawag sila parang pilot. Okay? Pilot sila ng mga monster. Kinokonekta sa brain nila. So yung monster parang kinokonekta po sa brain nila, sa utak nila. Okay? Kumbaga pag, kung magpapait na siya, magkapait na sila, kumbaga parang sila talaga yung monster na yun. Kalaban niya. Yan ang magkakalaban ng alien niya, kaya yung monster niya, kumbaga. Napakalaki. Tuloy ang sinabi ng matanda kanina, itong si Sony, kumbaga, okay? Itong si Sony ay hindi pa siya natatalo, kumbaga, okay? Kaya gustong bilhin ng matanda yung pagkapanalo nila. Gusto ng matanda magpatalo sila sa laban kasi hindi pa nga siya natatalo, kumbaga, sa laban na yun, sa mga laban. Kumbaga, lagi silang nananalo. Yung apro yung kumukontrol sa ano si ma sa malaki. Hindi natin alam kung mga alien ba yan or mga parang mga genetically engineered na mga monsters. Siguro parang mga genetically engineered na mga monster na po yan sila. Mga parang mga experiment na sila sa future, di ba? Kasi nakokontrol sila ng tao. Mga pwede silang i-control ng tao. Balik niya yung kamay ng isa. Yung kamay niya parang may kamay sa loob. Ma yung kamay ng isa. Yung buto ng kamay niya. Yung buto ng kamay niya parang matulis, parang blade. Kahit naputol na, kumbaga nagagawa niya pang gawing weapon, kumbaga. Parang weapon pa rin yung kamay niya kahit putol na. Yung ulo niya yung ginamit niya, di ba?
Kasi napakatulis ng ulo niya. Nanalo na naman sila. Mukhang hindi nga talaga siya natatalo. Okay? Kaya nga, Sony's Edge. Mga may, parang may technique siya na ginagawa or ginagamit kaya di siya natatalo sa laban. Parang kaduda-duda, di ba? Parang kaduda-duda. Siyempre yung kalaban mo tapos biglang papasok sa kwarto mo, ganyan. Parang kakaduda kung ano yung plot, yung binabalak. Yung sa umpisa, parang napansin ng babae, okay? Yung partner ng matanda, parang napansin na parang may pagka-tomboy siya, di ba? Napansin na parang crush sa kanya, kaya pinuntahan siya dyan. Parang may binabalak talaga yung babae. Napansin kasi ng babae na parang tomboy siya, okay? Parang may pagka bisexual siya. Inaakit siya ng babae. Isa lang ng babae na parang crush sa kanya. Ayun. So yun talaga ang plano ng babae. Plano din talaga ng matanda. Plano ng matanda, okay? Parang Wolverine yung babae, di ba? Buhay pa rin siya. Diba, wasak na yung skull niya pero nagsasalita pa rin. Ibig sabihin buhay pa siya. Ayun.
fear is. Ayun. So ibig sabihin po, ibig sabihin yung katawan niya, yung katawan niya ay yung nasa monster na. Hindi siya yung, hindi yung tao. Kasi yung tao na yun ay parang part lang ng kanyang katawan, di ba? Kasi yun ang na-destroy dati, yung katawan niya na-destroy dati. Sinave lang ng mga kaibigan niya. Pero yung totoong, kumbaga, yung totoong soul niya, yung totoong siya mismo ay nakapasok na doon sa alien na yun. Siguro sa future, parang pwedeng i-transplant yung buhay, okay? Yung buhay doon sa ibang creature, okay? Kumbaga siya na yung kumbaga yung katawan, yung monster na yun, siya na yung monster na yun, okay? Yung katawan niya ay yung monster na yun. Kumbaga yung mukhang tao ay parang part lang ng kanyang katawan. Pero yung totoo ay yung monster na talaga yun. Yun na yung siya, okay? Yung monster na yun. Kumbaga yun ang edge niya, yung fear, okay? Yung fear of dying, kumbaga. So isang napagandang movie po ito ng Netflix, okay? Isa po ito sa pinakamagandang series. Okay? Isa sa pinakamagandang short film ng Love, Death, Robot. Itong Sony's Edge. Full sci-fi po siya. So, yun nga. Okay? Kumbaga yung katawan niya ay parang na-transform na sa katawan ng alien or ng monster na yun. Kumbaga, parang genetically engineered na monster po sila. Kumbaga yung totoong katawan niya, hindi na yung babae. Diba? Kumbaga yung babae na yung parang flesh na lang. Kumbaga parang flesh na lang siya. Pero yung totoong katawan niya ay nasa monster na yun. Kumbaga, okay, siya na yung monster na yun.